Finally, laban na nga po Hiroshima Dragonflies kontra nga po sa kupunan ni Matthew Wright na Kyoto Hanaris. At sa pagkakataon nga pong ito ay masisilayan na nga ba natin ang ating pambato na si Kai Sotto na muli nga pong makapaglaro. Do, alam naman natin nasa injured list pa ng Hiroshima Dragonflies itong si Kai Sotto at binigyan po siya ng ilang araw para magpahinga at hindi muna makapaglaro. So inilabas na nga po ng Hiroshima ang kanilang starting five lineup pero wala po ang ating pambato na si Kai Sotto, which is lagi naman talaga nilang isinasama sa first five sa kanilang mga laban noong nakaraang season. Pero sa pagkakataong ito hindi po natin nakita, pero ito po ang hindi natin inaasahan at very unexpected. Posible kasing tapos na ang pagpapahinga ni Kai Sotto at ayon na rin sa ating nakuhang source ay fully recovered na 100% itong si Kai Sotto. Anytime po, no, any moment ay pwede na po itong ipasok sa laban ng Hiroshima kontra sa kupunan ng Kyoto Hanaris. Biglaan na lang po yan, no. Alam naman natin minsan itong si Coach Kyle Milling hindi ipinapasok si Kai Sotto sa first five or sa starting five lineup ng Hiroshima. At minsan ipinapasok siya sa second, third at dito nga po sa fourth quarter bilang depensa nga po ng Hiroshima. At ang makikita nyo ngayon, mahina po ang Hiroshima. Wala silang depensa, walang kumukuha ng rebound, no, dahil wala nga po itong si Kai Sotto. Bumaba rin po ang bios ng Hiroshima simula po nang hindi makapaglaro etong ating pambato na si Kai Sotto. At tinitignan talaga natin dito, dapat magkaroon po ng magagandang highlight si Kai Sotto, lalo na po na umiingay ulit ang pangalan ni Kai Sotto at meron nga doon mga nagbibigay ng offer na malalaking teams tulad po sinasabi natin noong nakaraan, Los Angeles Lakers nga po nalilik, no, or may rumors patungkol dito kay Kai Sotto. Pero as of now, wala pa naman pong matibay na ebidensya talaga na nagpapatunay na gustong kuhanin talaga ng Los Angeles Lakers itong si Kai Sotto bilang kanilang big man at pantapat sa big man po ng ilang mga sikat din na mga kupunan, no? Tulad na lang ng kupunan po ni Victor Wembanyama. Well guys, napakaraming pang kaganapan and supportahan natin si Kai Sotto, abangan natin and for sure may mga pasabog talagang Hiroshima Dragonflies na hindi po natin ine-expect. Meron din mga nagsasabi, no, sa late or sa bandang huli pa o katapusan pa ngayong Nobyembre ay posible pang makapaglaro or posibleng makapaglaro na itong si Kai Sotto, pero hindi rin tayo sigurado sa laban ngayon. Posible ding makapaglaro si Kai Sotto, no, at biglain na lamang ang mga fans ng Hiroshima Dragonflies. And for sure, alam naman natin laging ginugulat ni Kai Sotto ang mundo ang kanyang mga Pilipino fans sa kanyang mga ginagawa na very unexpected na hindi po natin nalalaman. Well guys, patuloy ko po kayong i-update and please huwag na huwag niyo pong kakalimutan mag-like and subscribe para updated po kayo sa ating mga daily Kai Sotto updates.